This is what I mean, guys. Kapag merong earthworm, 'di ba? Kapag merong earthworm yung lupa, ayan. Ganyan yung itsura, tapos tumitigas sa taas. Yan, 'di ba? What's there? Why is it alone? Is it territorial? No, you're eating. Okay, very territorial. I said, not too big. We thought he was dead. We never fed him for a year and a half. Then one day, let's give him a show. Hey guys! Welcome back to another Plantzilla video for today's vlog. Kung napapansin nyo, wala sa amin to. Of course, you can see a lot of bougainvilleas, yung mga flowers, guys. Am I saying it right? Pero andito po kami somewhere kasi nga sobrang init and brown out the whole day. As much as we'd love to do gardening, pero hindi namin siya magagawa dahil sobrang init pa nga and walang kuryente. So andito muna kami. So this is an Airbnb house with a pool. Meron din siyang jacuzzi. So ayan, ang ganda ng place na to, guys. And what's fun, meron siyang mga plants. So if you are looking for somewhere na you can chill, na pwedeng exclusive kayo lang with all your friends and even your family, then come here. Ayan o, makikita nyo sila. I will just put the link on the description kasi nga Airbnb siya. Kita ko na lang muna sa inyo yung garden. So the pool is really relaxing kasi hindi siya plain na square lang. Tapos maliit lang siya na pool. Hindi siya ganun kalaki, but of course, ayan, mag-e-enjoy ka na with your kids kasi meron na ang jacuzzi. Tapos hindi mainit, ang cozy pa kasi nga merong mga plants. So you really love it here. And makikita nyo pa yung dagat. So it's like a sea view place where you can see merong bundok dun sa harap. So yung bundok na yon is also part of Bohol. Kaso nga lang, dahil island to, parang nasa kabilang side siya. So hindi ko ma-describe yung itsura. We belong to the island of Panglao. Hindi island ng Dawis. So part ng Panglao ang Dawis. Kaya parang iisang island lang kami. And although connected through a bridge, ayun yung kabila is also a part of Bohol. Yan yung ginagawang Crown Regency, guys. If you can see na merong malaking building. So, papakita ko lang sa inyo. I do not know if you can see it from here. Pero yung building na ginagawa dun sa kabila, yon Crown Regency yon. So, if you are familiar, meron din ganyan sa Cebu. Which is, makikita nyo kapag nasa pier kayo. So, or bumabiyahe. Basta malaki siya. Tapos, meron din dito na ginagawa. Sin yung shape niya parang crown. I think yung nasa baba is a fish pond. Pwede nating lapitan. So, try nating bumaba dito. Medyo, ayan o. Diba? Nasa taas yung pool. And you can see, ayan o, nag-enjoy si Kuya. Tapos si Dia andon. So, this is the view in front of the house. And bababa tayo later on. We are very thankful na na-accommodate kami today. Kasi naghahanap kami ng pool for today talaga. Kasi nga, medyo mainit and we wanna spend time together. So, yun lang naman yung break namin, diba? Say hi! Hi! So, we have also kids with us. Ayan, oh. So, buti lang malapit na to sa amin. Kasi nalalakad lang from our house, guys. So, talagang sobrang convenient niya. So, if you are interested, check the link down below, guys. So, I can put in the description yung link ng Airbnb just in case you are interested to visit Bohol. Kailangan yung mag-arrange ng siguro sasakyan if you are going on a countryside tour or whatever tour you like around the island. Mga fish pan nga lang pala to. So, let's try to check it here. Merong maliit na, what do you call this? Bridge. Eh. Yan. Oh, diba? And marami silang plants, guys. This is also what I like here. Kasi I'm sure plantitas can relate. Malalaki na yung plants nila. Dito kasi sa area na to, hindi siya masyadong mainit. Ayan. They have generator as well. Kasi okay yung jacuzzi nila kahit brown out. So, my view from here. Yung itsura ng pool. Yan. And another fish pond. Marami akong nakikitang dragonfly. So, hindi nga pala ako bumaba, no? As I told you earlier, pwedeng bumaba. Kita nyo naman, ang daming
flowers dito, guys. Iba-iba yung kulay ng bougainvillias nila. So, ayan, merong mga rooms. Merong mga iba't ibang plants din doon sa taas. Sa mga interesado, since it's almost summer, baka gusto nyo bumisita ng Bohol, so, punta lang kayo sa Airbnb, guys. And ilalagay ko na lang din yung Facebook account ni ma'am. Baka pwedeng kayo na rin yung makipag-negotiate sa kanya if you won't go to that Airbnb link. Yan. Listen, we're really enjoying this time, guys. And thankful kami for the opportunity. Oh, so my kids are enjoying. Pati na rin si Papa na naka 1J. Tignan niyo yung buko ko, guys. Halos abot ko na. Sobrang baba lang. And I think pwede naman siguro yung inumin. So, ito yung mga ano nga pa to? Dumkins? Dumkins siguro. Parang dumkin kami yung, if I'm not mistaken. Tapos, kita niyo yung mga aglonema nila, guys. Ayan, daming dahon. I think they're just using soil. Kita niyo, oh. Soil lang yung gamit, oh. But they are thriving very well. This is what I mean, guys. Kapag merong earthworm. Diba? Kapag merong earthworm, yung lupa, ayan. Ganyan yung itsura. Tapos, tumitigas sa taas. Yan. Diba? Para nagiging concrete yung lupa. But, still, ang ganda ng plant. Another type of dumkin, guys. O, oh, diba? Ganda. Tapos, ang lalaki ng mga royal queens nila. Hindi ko alam kung mga black marie lang ba to na nakulang sa exposure sa sunlight. Kasi, hindi siya masyadong nag-dark. But, you can see the stalk. Ayan, dark naman yung stalk. Yan sila. Eto, green imperial. Or, dili. Ano to? Imperial. Tama nga, di ba? Tama. Ayan, matured na ito. Diba? Meron ng mga inflorescence or yung flower. So, ito yung door, guys. Papunta doon sa house mismo and doon sa front ng house. Meron ding plant doon and merong gazebo. So, dito sa area na to, yung pinaka-backyard nila tapos merong pool. So, ito yung pagkapasok mo. Sobrang cozy lang since sobrang dami nga ng plants. Yung nakakabilib talaga dito is yung iba't ibang kulay ng bougainvillea. Ewan ko kung paano nila and how long it will take para lumaki sila ng ganito and mamulaklak ng ganyan. Kasi halos lahat ng bougainvilleas dito, guys, are bearing their flowers or talagang season ngayon ng pamumulaklak ng bougainvillea. Merong lavender, I'm seeing also orange, tapos meron ding mga anong kulay doon? I think fuchsia pink, and meron ding yung mga hindi lang single petaled na flowers, guys. Sobrang dami. Let's just take a closer look. Tapos, bababa tayo because I told you, meron ngang pond doon sa baba. So, let's just check it here. Ito yung sinasabi ko. Ito yung mga nakakainggit kasi I really want to have bougainvilleas, guys. Pero hindi ko ma-afford. Paano sila alagaan? Tapos, kung meron kayong nakikita, ay, meron pala hagdanan dito sa good thing na bumaba tayo. So, ayan, lumipat tayo. Kasi itong daanan pala dito, eh mas mababa compared dun sa kabila. So, infinity pool pala siya. Pwedeng gumamit, pwedeng umano yung tubig dyan. Kaso nga lang, hindi na bumaba. Dahil siguro sa sobrang init, kasi nagde-decrease yung level ng water, diba? Tama ba ako? Yun, kita nyo naman. So, ito yung pinakababa. Yan yung view, diba? Ganda, no? Gustong-gusto ko. Bet na bet. Nako, kung may swimming pool ako sa araw-araw, naku, ang ganda. May hindi yung lagyari. Eh. Na, siguro ano yun. Oh, oh. It's there. Kanablak. Hala. Pero ako kanablak? Yes. Taas kayo. Wow. Why is it alone? Yeah, eat the other fish. Okay. Ooh. Come on, jump. Give him a shot. Ooh! Look. Sa mga may planong
magpabuhol, guys. Gusto niyo maging exclusive sa inyo because when you will choose a resort, 'di ba? Ang dami niyo, although ang daming amenities ng resort, tapos ang dami yung pagpipilian. So depende na sa inyo. Pero if you want something na exclusive lang talaga sa inyo at ang pamilya niyo, or meron kayong kahit short term lang na vacation na gusto niyo ma-enjoy talaga na kayo-kayo lang, walang kasamang iba, then go and book here. I highly suggest this one, guys. And sobrang bait pa ng may-ari. Diba? So, an accommodating owner and accommodating staff really matters, guys. Sobrang accommodating nila. So, it also adds value, diba? For me lang naman. So, look. Ayan. It's another type siguro compared to this one. Ayan. Basta gusto ko yung mga ganito, guys. Pag meron naman kayong bougainvillea dyan, share naman kayo. Meron akong bougainvillea, dalawa lang. So, parang sinampal ako ng kahirapan nung nakita ko na ang dami nito. So, ititour ko kayo.